Okay, kagaya nung pinasabi ni Brother Junry, marami siyang tinatawag kinukuhang verses. Kasi sabi ko nga kanina, we have to rightly divide the word of truth para malaman natin kung sino yung mga pinagsasabihan, kung sino yung mga tao na nakagrupo na pinagpapasabihan ng mga verses. Nasa Christian time tayo ngayon. Ang tawag dito, Christian era. Yung binanggit niya na verse na tawaging ama si David, pag binasa mo yung English, may mga iba-ibang meaning yan. Okay? So, meron tayong clarification dyan. Kung papansinin niyo siya kanina, meron siyang tinatawag na, basahin natin sa ganitong version. Kasi nga, naiiba yung meaning. Napapalitan. Meron yung siguro over 2,000 meaning. Binanggit ko rin kanina na halos yung ibang verses. Siguro hindi Catholic to, ha? Sa Mormon siya tayo, no? sa JW, tinatanggal nila yung verses sa Bible kasi hindi sang-ayon sa mga doktrina nila. So ano yung kailangan nating maintindihan dito? Yung mga verses dito, nagkakaroon ng conflict, mga conflicting verses. Pag sinabi ng Diyos na ako lang ang nagpapatawad ng kasalanan, only. Pag sinabing only, hindi na natin kailangang labanan yon. Only. Forgive sins. I'm the only mediators. So, hindi na natin kailangan labanan yun. Titingnan na lang natin kung bakit may iba pang mediator. Mediator ba yan para pumunta sa langit? Kagaya ng sinasabi nila na pwedeng dasalan si ang Papa? Mediator ba siya? Hindi siya mediator. Okay? Si Peter dati ay nagpipreach ng gospel. Nagpipreach siya na ang turo ni Peter nung wala pa si Apostle Paul ay apat. Tanggapin niyo si Jesus Christ na Son of God. He is the Messiah. He died and rose again. Iyon yung preaching niya before Apostle Paul. At ang preaching ni Jesus Christ ay masyadong malawak. Kay Apostle Paul, nagbigay siya ng statement, upon this rock, I will build my church. So dito kinuha ng Catholic Church, yung church na Catholic Church, at si Peter, yung Papa. Diba? Pero nung namatay si Jesus Christ, meron pang ibang doctrines. Dito napapasok yung rightly dividing the word of truth. What happened nung buhay siya? What happened nung resurrected siya? Nagkaroon ng timeline, nagkaroon ng division, nagkaroon ng transition. So ano ngayon ang transition? Spiritual salvation na tayo. Pagdating kay Apostle Paul, ang teaching niya ni Jesus Christ is Christ is the rock. Yan nga sa Colossians Brad, baka pwedeng pakilagay, ano? 1 Corinthians 10:4 kung pwede. Okay, 1 Corinthians 10:4. Okay, sabi sa 1 Corinthians 10:4 ganito. At uminom din silang lahat ng inuming binigay niya dahil uminom sila ng tubig na pinaagos ng Diyos mula sa bato. Ang batong 'yon na sumama sa kanila ay walang iba kundi si Kristo. Okay, so diyan naiiba na, no? Nagkaroon na ng spiritual explanation doon kay Peter. Isa na lang verse at asulit ko yung ano ko. Sa Ephesians 1:13-14. Okay, Ephesians 1:13-14. Ito sabi naman, kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan. Ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. Sa pagsapalatayan niyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda ng kumamayari na niya kayo. Ang banal na Espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya. Hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan at dahil dito, pupurihin siya. Okay, so kung titingnan nyo, itong teaching ni Apostle Paul at saka teaching ni Apostle Peter ay nagkakaiba kung papansinin nyo, ha. Pero nag-reconcile sila sa Book of Acts. Nag-reconcile sila na from yung chapter 2, 38 yata yun, ang pagtanggap sa Panginoon ay yung sinabi ko nga, Messiah, Son of God. He died and resurrect and be baptized of water. Diba? Sa chapter 10, napag-aralan natin last time, nakita ni Peter na pwede palang magdasal, babaksak ang Espiritu at pwede rin sa mga hentil and also as they. Pagdating sa chapter 15, sinabi na niya na, okay, by the grace of God, we are saved and also the household. So, pagka nag-focus tayo dun sa isa lang, na ako pwede akong maraming kunin para sa akin, ano? Makukuha ko lahat yung pwede kong gawin church tong kay Apostle Paul, eh. Hindi ko na pakikialaman yung preaching ng Catholic, di ba? Pwede kong gawin yun, eh. Pero ang ipinapaliwanag ko dito, ini-explain ko lahat, we have to divide the timeline. Jesus Christ preached when he was alive were different from when he was resurrected. Magkaiba yun. So ano nangyayari kasi, bubuna tayo sa new, doon sa four gospel ni Mark, June, uh, Mark,
ano to, si John, Luke, Mark, and Matthew, bubuno tayo dito na talagang makikita natin tama sinabi ng Bible. Pero pag paano naman yung sinabi ni Apostle Paul, bakit natatabunan? Sa mga binasa nating verses, ang kaligtasan ay sa paniniwala. Salvation ay nasa pagselyo. Hindi tinuturo iyan ng Catholic. Bakit? Bakit hindi itinuturo? Kasi meron kayong ibang sinusunod na turo. So pagka doon lang kayo nag-focus at hindi kayo nagpunta sa Book of Acts kung paano ang transition, ay kaya ang turo natin ay nagkakaiba-iba. So nag-stick tayo sa Papa, di ba? Ang topic natin ay ang Papa. Pinakita ko na sa inyo yung transition ng salvation from Peter to Apostle Paul. Pero ang ginawa nyo, nag-stick kayo kay Peter. Ang Peter namin may asawa, yung sa inyo bawal. Ang Peter namin hindi nagpapatawad ng kasalanan. Nung dumating si Cornelius, anong sabi ni Cornelius? Lumuhod siya. Anong sabi ni Peter? No, get up. I am also a man. Yun yung Peter namin. Pero yung Peter ninyo, iba. Diba? Marami eh. Yung turo ni Jesus Christ, remember ang kanyang pagkamatay. Hindi yung linggo-linggo sa Eucharist. Talagang literally sinasabi niyo, this is the blood of God na nagpapatanggal ng kasalanan weekly. Diba? Tapos yung confessional booth. Excuse me. Yung confessional booth, sinabi, kailangan magpapatawad siya ng kasalanan. Pero sinabi ni Apostle Paul, if you believe in your heart, you will be sealed with the Holy Spirit. So now, hindi ko nabanggit yung doctrines ni Apostle Paul. Ang turo ni Apostle Paul is this. Jesus died, Peter said that. Jesus is the Messiah, Peter said that too. Jesus is the Son of God, Peter said that also. Jesus rose again, Peter said that too. Pero ang hindi sinabi ni Peter, Jesus died for our sins. Hindi sinabi ni Peter yon. Kaya doon sa John 3:16 yata yun, sinabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, na kung sino ang maniniwala ay maliligtas. Sinabi niya yon, walang tatanggi doon, di ba? Pero sinabi yon kay Peter, sinabi yon kay Paul. Pero merong pagkakaiba, di ba? Jesus died for our sin. Alam natin nang namatay si Jesus Christ, hindi lang siya basta sinaksa, hindi lang siya basta binaril, tumagas ang dugo. Nandito na yung value ng justification of the blood. If you are justified by the blood of Jesus Christ, you are saved by faith and not of your works. Okay? Sa Catholic, sa Roman Catholic Church, na talagang mother church, hindi Christian church, ang daming inuutos para maligtas. Okay? Pero ang sinasabi, nung namatay siya, if you are justified, you are saved, not of works. Sa Ephesians 2, 8, and 9, what? You are saved by the grace of God and it's the gift of God. It is not because you're good, because it is gift. On 9, not of works. Sa 10, sinabi dito, now that we received it, we are now the workmanship of God through good works. Yung good works na to, because we are a believer, because Jesus lives in us. The Holy Spirit lives in us. Samantalang sa Catholic, hindi pa. You have to do this. So the Antichrist right there is preaching a different preaching from Peter. Peter from the Bible is different from the Pope ng Catholic Church as Mother Church. Nakikita nyo sana to. Huwag kayong mag-stick lang doon sa preaching ni Peter. Tingnan nyo rin yung preaching ni Apostle Paul at saka tingnan nyo kung paano nagkakaroon ng separation yung Book of Acts. So ngayon, siya ang number one candidate dito dahil siya ang nagpapatawad ng kasalanan where God is the only one. Siya ang nagbabawal at saka siya yung scarlet, yung nakabihis ng puti na may purple. So iyon ang dapat nating maintindihan. Okay, ang next naman na magtatanong ngayong gabi, Brother Tata, ikaw naman for 10 minutes na magtatanong. Okay, maraming salamat sa pagkakataon, Brother John. Magandang gabi, kapatid na Alexander. Yeah, good evening, Brad. Okay. Unang tanong, sang-ayon po ba kayo na yung isang taong mangangaral pag walang tamang batayan is isang sinungaling? Yes, naniniwala okay. Ako doon. Okay, so sang-ayon po kayo na ang taong sinungaling ay kanyang ama ay si ang demonyo ayon sa 1:44? Yes, sang-ayon ako doon. So sabi mo, kanina nga ang Santo Papa, ang simbahang ang Katoliko ay nagsamba ni sinamba ang Santo Papa. Totoo ba yun? Yung sinabi mo kanina? Yes. Okay. Saan po ba, ano po bang batayan mo na ang Katoliko ay sinamba ang Santo Papa? Mayroon kayong batayan? Wala. Mayroon. Okay. Mayroon. Nung maliit pa ako, nung elementary. Objection, Mr. Objection sa Brother Jando. Yes, anong objection? Hindi ko nagtanong sa kaniyang experience. Yung batayan. Mm. Yung mayroong batayan na
dokumento, isang dokumento. Bible standard, o sarili naming aklat na kami mga Katoliko ay sinamba namin ang Santo Papa. Yun. Inahanapan ka ng dokumento, kapatid na Alexander, ebidensya. Okay. Na ayan, ito sa aklat nyo, ito aklat Katoliko to, sinasabi dito sambahin natin ng Papa, yung ganun. Yun ang hinarap ni Tata. Okay, wala akong dokumento, so pwede ba akong magpaliwanag? Yes, okay. Go ahead. Palop, okay. Na muna. Palop na. Inamin na brother John Do, na wala siyang dokumento. Diba? Okay. Sa ngayon, kung wala kayong batayan, kaya wala kayong dokumento. Teka muna, ang tinatanong ko, wala akong dokumento, pwede ba akong magpaliwanag? Yes or no? Sige. Pagbigyan natin, Brother Tata. Okay, sige na lang. Sige, paliwanag ka muna ng 1 minute. Okay, kasi ganyan naman. 20 seconds lang para mas mabilis. Kasi pag pumunta kayo sa church, pag pumunta kayo sa simbahan ninyo, nandoon yung confessional booth na pag humingi ka ng tawad, patatawarin ka niya. So para sa akin, isang way yon ng pagsamba doon sa nagpapatawad ng kasalanan na again sa Bible. Okay. Ayun. So sinabi mo kanina, wala kayong batayan, di ba? Bago natin palopan yung sagot mo. Sabi mo kanina, wala kayong batayan. Totoo ba yung wala kayong batayan? Inamin mo kanina? Wala akong batayan sa dokumento, pero okay. May batayan. Sandali naman, ano? Okay lang sana kung magpaliwanag ano para ano maganda. Wala akong batayan sa dokumento, pero ang alam ko ikaw mismo nagko-confessional booth ka at humihingi ka ng tawad sa pare. Okay. As bago natin palopon yung nagkumpisal, sabi mo kanina, sinulat ko, na kami mga Katoliko ay nagsamba ng mga godesses. Totoo 'yun, hindi? Totoo. Okay. Mayroon ba tayong batayan na kami mga Katoliko nagsamba ng mga godesses? Yes. Okay, anong batayan? Okay, ang batayan ay ang mga display ninyo sa dokumento. Mayroon ba kayong aklat o official na testing, aming referensya o kahit Protestant na hindi ko nagtanong sa sarili mong unawa, ha? Batayan, may ebidensya ba kayo? Bibigyan kita, isi-simplify ko na lang para hindi ka nahihirapang magtanong, okay? Hindi ako sumasamba o naniniwala sa ibang libro. Ang sinusundan ko lang yung sinasabi ng Bible. So lahat ng sagot mo sa batayan, ang ibibigay kong batayan ay ang batayan ng Bible. Kasi ang Bible lang ang final authority sa akin sa pagbibigay ng salvation. Kayo kasi marami kayong batayan. So binibigyan na kita. Wala akong batayan sa labas ng Bible. Bible lang ang batayan ko. Sana nagkakaintindihan tayo. Okay, Biblia ang batayan. Saan po ba mabasa sa Biblia ng Katoliko nagsamba ng godesses? Biblia ang batayan. Okay, do not do any graven images because God hates the images. Okay? Images. Wait lang. Ang tinatanong niya ngayon, saan sa Biblia na ang Katoliko? Ano yung Brother Tata? Ang Katoliko ay? Inamin niya nga wala siyang ibang paniniwala, Biblia lang. Oo. Sabi niya, ang Katoliko ay nagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Saan ba sa talata ng Biblia na ang Katoliko ay nagsimba ng mga Diyos-Diyosan o Godesses? Okay, so Brother Alexander, ang tanong niya is, saan sa Biblia na ang Katoliko ay nagsamba ng gods and goddesses? Yung ginagamit ng Exodo 20, Old Testament yon, wala pang Catholic noon. So hindi yon related sa tanong. Yung tanong niya, ang sagutin niyo po, please. Time resume. Kagaya na in-explain ko kanina, ang Mystery Babylon, ang Catholic Church ay pangalan na Roman Catholic, di ba? Roman Catholic, okay? Hindi iyan Roman Christian Catholic. Iyan yung tinatawag na Mother Church. Kayo, ang sa pagkakaintindi ko, ay indirect Mystery Babylon. Ang Mystery Babylon, babae, bad spirit na pumasok sa Catholic Church na may scarlet na suot, nagwawash ng golden cups, at saka nagluluto ng yung ostya. So, nasa inyo lahat yun kung titingnan natin at iintindihin ang Bible. Okay? Deceiving ang Bible, ha? Kailangan gamitin natin ang magandang pangunawa. Okay. Palwapon, kung sabi mo yung Babylon, tumutukoy ron sa simbahang Katoliko? Para sa'yo? Yes. Okay, saan mo ba sa Biblia na Katolikong tinutukoy dyan? Sinagot ko kanina, yung meaning ng RCC is Roman Catholic, di ba? Okay. Roman Catholic Church. Hindi Roman Christian Church. Sa time natin ngayon is Christian era. Okay? At sa loob ng sandali, pwede bang magpaliwanag? Okay, go ahead. Balopan tayo. Okay. Sige, so yung Roman Catholic Church, marami kayong rebulto sa loob. Marami kayong rebulto. So,
ako, sinasamba ko ang Diyos in spirit and in truth. Lumuluhod ako, nananalangin ako ng solemn. Sa inyo, maraming dinadasalan. Maraming nirerespeto, and God hates that. Okay. So, sundan muna tayo. So, sa ngayon, kapag mayroong mga rebulto sa isang simbahan o templo, yun na ang Diyos-Diyosan, yun na ang nagsamba ng Diyos-Diyosan. May Antikristo, yes. Siguro. Yan na, yes. Antikristo. Okay. Yung Antichrist tinatawag, merong Antichrist na maraming Antichrist. Pero okay, merong tinatawag na the Antichrist, which is will be revealed soon. Okay. Sundan lang, akin lang kayong sundan sa pahayag mo na kaming mga Katoliko, ang daming marebolto sa simbahan. Di ba totoo yun, sabi mo? Yes. Okay. So sa ngayon ka, pag ang isang templo ay maraming marebolto, Diyos-Diyosan na yun. Yes. Antichristo na yun. Sa 2 Chronicles 3:7 hanggang 10, ang templo ng Diyos, ang daming mga rebulto, Diyos-Diyosan na yun. Ang sinasabi natin, yung Old Testament, ibang explanation, di ba? Ah, di ba? Okay. Ibang explanation. Sa ngayon, kasi ang God is very distinct sa sinabi niya kung paano i-build ang templo niya. Hindi yung mga basta lang inukit ng tao. Meron siyang special guideline kung paano gagawin yung kanyang church at kung paano ilalagay yung mga cherubim magbabantay doon. Hindi kagaya ngayon, kahit sino lang pwedeng umukit ng Diyos-Diyosan. Okay. Okay. So, sa ngayon ka, sa Old Testament, mayroon palang mga imahe o larawan ng mga cherubim. Sa ngayon ka, nag-utos ang Diyos. Sa ngayon ka. Sa ngayon ako, according from God, especially directed from God, na ang umukit at ang gumawa ang mga sukat ay pertaining sa God. But that was the Old Testament na ang ginawa ng mga ibang tao, yung mga pagan, gumawa sila ng their own gods. Diba? Okay. Ang dami nilang ginawa. So, two things distinction yun. Kailangan alam natin. Okay, Brother Jenok, alam sa ilang minuto na lang, kay balikan yung Don Pizal. Ilang minuto lang, Brother? Two minutes, alam? So, saan po ba sa Bagong Tipan na bawal ang paggawa ng larawan ng mga balan? Lagi mabasa kayo. Bagong Tipan. Sa Bagong Tipan, nung sinabi ni Jesus Christ na destroy this temple and I will build it in 3 days, nung after nung resurrection niya, excuse me. Ang tanong, yes, siyempre, kay may mabasa man na sa Old Testament ang Diyos ay nag-utos na paggawa ng mga larawan ng mga banal katulad ng cherubim. Sa Bagong Tipan tayo, may utos ba ang Diyos na bawal magawa ng mga banal na larawan ng mga banal? May utos, wala? Bagong Tipan. Wala siyang utos, pero okay. Sige. Sabihin mo lang kung pwede akong mag-explain. Okay, walang utos lang, walang utos. Tama okay, na. Walang hindi kailangan ba pag sinabi kong wala, hindi na pwede mag-explain? Ganun ba ang gusto mong sagutan? Okay. Sige, explain, bro. Sige, okay. Explain, time pause. Okay. Masyado mahaba, ha? Oo, maikli lang naman kasi ang inaano ko lang, respeto na. Kasi ganun ako pag nagtanong, go ahead and explain para naman maliwanag. Hindi yung wala pala eh, detalo na, di ba? Ganun na nangyayari eh. Walang inutos, pero kung babasahin mo yung after the resurrection, pag binasa mo yung Romans to Philemon, kahit si Apostle Paul, itinuring kala nila siya yung si Jesus o yung kala nila yung mga rebulto pa rin. Wala kang mababasang rebulto na kailangang sambahin pagdating sa Romans to Philemon after the resurrection. If you read the book. Wait lang, brother. Alex, hindi niya tinatanong kung meron bang rebulto dapat sambahin. Tanong niya, sa New Testament, meron bang utos na bawal gumawa ng imahe ng santo? Sabi mo, wala. Tapos nagpaliwanag ka. Yun, pero ba't biglang sumingit ka sa pagsabi? Wala naman pagsabi, tinutuwa ko si Brother Tata. So, Brother Tata, next question na lang. Okay, next question. Dito tayo sa patawad. Sabi mo na ang tao walang karapatan magpatawad ng kasalanan. Totoo yun? Hindi. Kaya Diyos lang ang pwede magpatawad. So, kung may taong, ibig sabihin, bilang tao, ikaw ay tao, hindi mo kaya magpatawad ng kasalanan pag mayroong magkasala sa'yo. Pwede ako magpatawad ng kasalanan, pero... Pwede pala. Alam mo, nababastos kasi ako eh. Intayin mo muna ng magpaliwanag ako kasi yung mga tanong mo, pinapaliwanag ko yung sagot ko. So, sige, sabihin mo sa akin kung pwede ako magpaliwanag. Hey, para, sige bro, naka-time pause bro. Okay, pwede ako magpatawad sa anak ko, pwede kitang patawarin. Pero hindi pagpunta sa langit yung pagpapatawad na yon, dahil si Jesus lang ang only way to get to heaven. So kung ang tinatanong mo ay pagpunta sa langit, hindi ko kaya yon. Si Jesus lang ang pwedeng gumawa nun. Okay. Pwede siya magpatawad pero hindi pagpunta sa langit. Sayo na. So,
kung si San Pablo bilang tao, kung atin mabasa na siya ay napatawad ng kasalanan, yung pagpatawad ng kasalanan ni San Pablo ng pagpatawad ng kasalanan, papunta yun ng langit o hindi papunta ng langit? Hindi pagpunta ng langit yun. Basahin mo sa English version ng King James para magkaintindihan tayo. Dahil si Apostle Pablo ay nagpapatanggap, nagpapakilala sa Panginoon kung ano ang ginawa niya. Niminsan okay. Hindi siya nagpatawad ng kasalanan para mapunta sa langit according from King James. Okay? Okay. Kahit King James, baro na dyan daw, 2 Corinthians chapter 2 verse 10. Okay. Basahin natin sa King James, 2 Corinthians. Okay, 2 Corinthians chapter 2 verse 10. Ito sabi dito, to whom ye forgive anything, I forgive also. For if I forgave anything, to whom I forgave it, for your sakes forgave I it in the person of... mahirap unawain to. Yeah. Okay. Mahirap unawain to. Basta may nakalagay. Okay. I forgive also. Okay, brother? Oh. And, huwag mo nang tanggalin yung nabasa mo, brother, dyan to. I eat in the person of Christ. Yung pagpapatawad siya. So, sa ngayon ka, kasi San Pablo ay napatawad ng kasalanan. Okay. Yes, kung titingnan mo, understand the context. Ginawa niya yon sa pangalan ni Jesus. Okay? Hindi yung sa pangalan ni Pablo. Okay. In kung the name of Jesus Christ. Ginawa ni San Pablo sa pangalan ni Jesus. Ang pagpapatawad ni San Pablo sa kasalanan sa pangalan ni Jesus, yung pangalan ni Jesus, hindi yung para langit. Tinatanggap niya, brata, na napapatawad San Pablo sa pangalan ni Jesus at hindi sa kanya pangalan. Paalala ko lang, Brother Alexander, ang pare namin nagpapatawad hindi sa pangalan niya, kundi sa pangalan ni Kristo.